all-purpose flour. Dapat ganyan talaga, guys. All-purpose dapat na ginagamit instead na ordinary flour lang kasi hindi siya ganun ka-stick talaga yung texture niya. Then next, baking powder. Brand yan, kalimit ang ginamit ko, guys. Then next, sugar. 3 whole eggs. Water. Then, banana extract. Okay, tara, simulan natin magluto. Ito nga, kenners. Maglagay muna tayo. Simulan muna natin mga dry. Meron ako dito ang all-purpose flour. Ayan. Then, baking powder. Yaro na natin siya. Next is sugar. Harinan natin siya kung ngayon, kinners. Ano lang. Kinners, mga wet naman na ingredients. Next naman, kinners, evaporated milk. Mix lang natin siya. Kinners, pagdalawin yan natin. Next naman natin, kinners, water.
lapot-lapot pa siya kinurs. Since malapot-lapot pa siya, next, lagyan naman natin siya ngayon ng oil. Isang ganito. Ito yung consistent niya kiners, ganito. Dapat makita mo ganito na ako siya. See? Next, kiners, pinakauli natin ingredients. Yan, banana extract or smash banana. Yan. Banana split. Yung tsura niya, kiners. Ihalo natin siya dito sa inuman natin. Haluin na natin siya. Para kumapit na kumapit na mabuti yung flavorings na kanya. Banana natin, banana food coloring. Makabanana Cerelac.
yan, it's done. One of the technique skillers, dapat pinakumukulo muna, pakuloy muna natin yung ano, water sa steamer before natin salang yung puto natin. Ayan na. Walang tayong spot holder. Then, ayan na thinners. Patagalin muna natin siya na mga 4 to 5 minutes. Ayan siya, thinners. Saran! Masapos na. Ito na nga, thinners. Saran! See? Ayun na yung banana puto cheese natin. Tignan mo how flawless it is. O, diba? Walang tigyawat, walang... Basta makinis. Flawless yung skin. Flawless, fluffy, flawless.